Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit. What's up? First time to, dito ako nag-start ng vlog. So, simula nung nag-vlog ako, kasama si Sir KP. Kaya doon kong nag-start ulit na mag-secondary cam. So, itong secondary cam natin ngayon, mayroon siyang tally dito, no? So, baka lumipad kasi to. Eh, baka mag-fail yung kanyang double adhesive. So, nilagyan ko ng tally ganito. Ito kasama to sa mga mounts pag bumili ka ng ganito. And then, ang nakalagay dito ngayon is GoPro Hero 9. Then, nilagyan ko na lang siya ng tempered glass dito sa likod para hindi siya mabugbog. So, bago tumama dun sa main glass, eh, meron pa siyang front cover. And then, gamit natin ngayon yung ating Z1000R 2022 model. At hanggang ngayon naman, wala naman nagbago dito. Pinaka-latest lang na nilagay ko dito sa motor natin is itong Future Eyes LED with wireless switch. So, kaya ako lumabas ngayon kasi ilang araw na akong gumagamit ng Z1000R. Never pa akong napa-tollgate na RFID lane, no? So, gusto kong papalit yung kanya ng RFID sticker. Nung una, akala ko ayaw marid dahil magkadikit or magkalapit yung dalawang RFID. Ito yung para sa NLEX, ito yung para sa T-Plex. So, tinanggal ko muna yung para sa T-Plex. Oh my God, nagulat ako. Akala ko masasagi ako ng kotse. Ingat kayo. Bye. Grabe naman yun. Asa na ba ako? Try natin papalit yung sa T-Plex na makakredit pa rin yung laman ng load natin, no? Kung marerefund or matatransfer nila yung previous na laman. Nung kinalas-kalas to ng Best Tracker PH, sila yung nagbalik niya eh. So, nagkamali siguro yung tagtatrabaho dun. Ganun talaga. Pag nagkakalas na motor, it's either sobra, kulang. So, tignan naman natin yung ating secondary cam. Okay, so ngayon naman, na-enjoy ko yung paglalagay ng secondary cam kasi nga, bago yung helmet natin. So, gusto ko ipakita lang sa inyo itong carbon fiber helmet ng Geely. Ang code niya is RRB1. Nakakatuwa nga kasi RR. So, pwedeng red sweet potato and red for speed. So, yan po yung itsura ng helmet natin. Ayan, napakaangas, no? So, sabi ko sa previous vlog ko, gagawa ako ng tutorial kung paano gawing vlogging helmet yung helmet nyo. Kahit ano pang brand yan. Kasi ang iniisip lang naman natin, kapag iba't ibang brand is yung chin mount. So meron namang available na chin mount na nabibili sa Shopee na universal. So kahit anong helmet pwede. Dati akong nag-hunk, kaya lang since bago kasi itong helmet natin na carbon fiber, wala pa silang available na mounts para dito. For the meantime, GRX muna. Maganda sa GRX yun nga, kahit anong helmet pwede. But ang kinagandahan naman sa hunk, fit talaga siya si design para sa kanya eh. Wow! So sabihin ko yung good and bad sa chain mount na to, no? Sa GRX. What? GXR. Nakalimutan ko na yung code. Basta, ano ba nakasulat dito? Tingnan ko nga. GRX mount. Universal, kahit anong helmet pwede. Ang kaso, pag hinihigpitan mo yung helmet, no? Kahit anong higpit mo, madulas pa rin yung kapit. Pagka tumakbo ka sobrang tulen dahil nga sa hangin, no, sa air pressure, umaatras yung mounts, kumbaga parang tumitingala imbis na nakatutok pababa. Tingnan nyo dito sa secondary cam, oh, ang dali niya, oh, pero mahigpit na siya niyan. Doon naman sa hang, maganda siya pag hinigpitan mo, talagang kapit. Kaya kailangan mong luwagan muna bago mo maipihit. Ang disadvantage syempre pagka nagpalit ka ng helmet, hindi naman lagi Geely yung helmet mo, di ba? May times na magpapalit ka tapos naka-mount yung ano, camera. Hindi mo mailipat, gawa ng, di ba? Hindi siya fit. Natutuwa naman ako sa hang kasi in-improve na nila yung design nila. Dati napaka-plain, and then after few months, mababasag na, di ba? Kasi 3D print lang yun eh. So hindi siya solid. Unlike dito sa GRX, solid siya. Yun lang. At sa pricing naman ng hang versus GRX, siyempre mas mura yung GRX. Sakto linggo ako lumabas. So, di kaya sarado yung mga nag-RFID niya. Meron lang akong dadaanan dito, guys. Dito tayo sa B-Bikes. Kasi meron akong gustong sabihin sa inyo eh. Kasi pinag-iisipan ko pa eh. Kung wala yata yung mayari, wala yung sasakyan niya eh. So may mga for sale sila dito, mga big bikes. So I think ito yung mga for sale ngayon. Ito yung mga for sale. May binenta na siyang SF before. Ducati Street Fighter. Kung makailan meron dyan. Ah, nabenta na. Sabi mo na lang, napadaan si Reed. So, ganoon na lang. Tali na ako. Salamat ha. Lahat yan, slightly used. Kita mo naman, nalilinis, di ba? Parang brand new rin, eh, no?
Okay, so kung napapansin ninyo, hindi ko masyado nagagamit yung ating Ducati Street Fighter B4 2021 model. Gawa ng dadalawang isip kasi ako guys kung ibebenta ko ba, tapos bibili ako ng sport touring na bike. Actually, gusto kong mahingi yung advice ninyo Hindi rin kasi pwedeng sumobrang dami yung motor natin dahil maliit lang yung garahe. Kung darating ang oras, hindi lahat yan kasya. Pangalawa, pagdating ng registro, kawawa ako. Lalo na yung mga bikes ko, halos magkakasabay kong kinuha. Actually, 2 years na lang, ire-registro ko na silang tatlo. di kawawa ako. Tatlong motor. Ilan yung sasakyan ko? Tatlo din. Di kawawa ako. May underbone pa. Yung click, tsaka yung Nmax. So yun nga, iniingi ko yung advice ninyo kung ano bang maganda. Ano bang magandang gawin. Kasi tatlo na yung naked ko ngayon, di ba? Z1000R, ZH2, Ducati Street Fighter B4. So, hindi ako makapag-travel ng sobrang layo. Gawa ng naked yung mga bikes ko. Kung yung H2 naman, ang dadaling ko, sobrang lakas sa gasolina. Paglabas mo ng expressway, gas ulit. Pagpunta mo sa barrio, medyo malayo, gas ulit. Sa riding comfort, okay naman yung H2 eh. Kaya lang, iba pa rin pagka sport touring. Hindi adventure bike ha, sport touring para medyo aggressive. Ang naisip ko kasi guys, kukuha ako ng 309 GT. 3-cylinder, cross-plane engine. Pero still, pagka-smooth pa rin yung takbo. Diba? Parang kang naka 4 inline. Pero 3-cylinder lang, so mas tipid sa gas, mas magaan. So yun, baka i-let go ko yung aking Ducati Street Fighter at magiging pabor din naman sa content natin dahil hindi na ako mahihirapan mag long distance ride. Siyempre, kahit din naman ng Z1000 at ZH2, kaya lang siyempre iba pa rin pagka sport touring eh. So, nandito na ako sa pag-installan ng RFID. Subukan natin kung pwede ma-refund yung ating load, no? Dito, pagka magpapa-install ng RFID, kailangan may ORCR eh, no? So, nagpa-print na ako ng dalawa. Ay! May dating load kasi to, kaya nang di nare-read. So, tumagal na yung panahon, parang pagdaan ko ulit, ayaw talaga ma-read. So, pwede bang ma-transfer yung load niya? Ganun pala, pag carbon, ayaw niya, no? So, yun guys, ha? Huwag kayong magpapadikit sa carbon. Yung dati ko, sa tapalodo, hindi rin nare-read. Siguro dito, pwede na. Magbibigay ako ng sticker, kung nang bahala. Tapos, picture tayo. Popos ko, no? May laman ba yung card ko, ma'am? 1-6? So, pwede na ako magpa-load yan. Pwede naman po, kung ano, kung gusto nyo loadan. Pero, mas maganda, try. Ah, oo nga, no? So, ito, bago na naman yung card natin, no? Kinakabahan yarn? Sige, tuwid mo lang dito. Ayan, ganyan lang. Sige pa. Yan. Kinakabahan yarn? Kasi bawal, di ba, pag kami magdidikit. Dapat mga authorized personnel lamang. Kinakabahan yarn? Ito, oh, pang merienda nyo, tapos yung sticker, no? 1, 2, tsuku! Thank you! Thank you, sir, oh. Thank you, sir, ah. Thank you po! Nagpalagay ako ng sticker, tapos namigay ako ng sticker. Dito natin masusubukan kung effective tong sticker na to. Sana ma-read. Kung hindi, patay. Ayun, kagaya sa kanya. Ayun, na-read. Oh my God, di po umaangat. Patay na. Ayun, umaangat. Thank you! Effective! Yay! Woohoo! Nice! Ang galing! Effective! Saan ako dadaan? Ako po! Walang signage dito! Sa kaya papunta to? Ba't walang signage doon? Hindi ko nakita yung signage. Patay tayo dyan guys. Ayun, tarla! Goods! Okay, magte-teleport tayo ngayon sa T-Plex office. Alright! Hindi ko napansin, nandito na pala ako. Wala man 30 minutes, nandito ako eh, no? So, dito nagpapa-install ng RFID para sa T-Plex. Auto-sweep yung pangalan ng RFID nila dito. Hindi ko alam kung hanggang ngayon 24 hours pa. Sir, good afternoon. Pa-install lang ng RFID, sir. Ma'am, pwede pa bang matransfer yung laman nito, ma'am? Di kasi nare-read dun sa dati kong sticker. Ngayon, papalipat ko lang yung sticker, ma'am. So, mga naka Z1000 dyan, mga nagbabalak, dito yun na lang ilagay. So, dito, hindi nababasa. Kasi ayaw daw yung gumagalaw-galaw na ganyan. Dapat sa steady. Tapos bawal sa carbon fiber. Kung yung pairings mo medyo big time ka, yung pairings mo carbon fiber, huwag mo ilalagay doon, no? So sa Ducati ko, kabilaan din. O nare-read naman, okay naman. Pero negative dito kasi carbon fiber. So yun, no? Same card pa rin yung gagamitin. Papalitan lang yung sticker, guys. May bayad na 200. Same account pa rin since nandun yung number, eh. So palit lang sticker. So may bayad na 200. Unlike dun sa NLEX, ikakaltas nila dun sa load mo. O dito, cash mo babayaran. Yun. Okay na nun, sir? Thank you. Ang dali lang pala, no? Mama, check mo ba kung magkano yung load, ma'am? 720 pa, sir. Ah, kasya pa. Sige. Thank you. May 700 pa, di ba? Sayang din yun, no? Believe ako sa mga nagtatrabaho dito sa, ano, sa mga boot ng expressway, no? Sobrang init dito, eh, no? Natsatsaga nila, no? Iba talaga pagka-determinado ka sa trabaho, eh. Kahit ang hirap, okay lang, eh, no? Siyempre ba, para sa pamilya, no? Habang nagbabiyaya ako, nakalimutan kong, no? Parang alanganin dito yung, ano, ko tali. Baka kasi pag nalaglag, lumulas to, lumusot sa, siguro ilipat ko na lang mamaya. So, dapat lalabas tayo sa RFID lane para matesting kung gumagana. May 700 pa daw. Ang masaklap nito, iikot ako dun pa. Hindi ako pwede mag-U-turn dito. Oh my God. Mabasa ka. Mamarid ka. Yun!
Ayan, bumababa nga yung camera. Ito yung sinasabi ko sa mount na to. Pag sobrang bilis, umiikot siya. Mahigpit siya niyan. Pero hindi naman natin kasi pwedeng sobrang higpitan na dahil plastic na baka mabasag. Ayan, sa mga kababayan ko, nabigyan ko kayo ng idea kung paano kadali magpa-install at magpapalit ng RFID dito. Okay, check nga natin. At least dito pa lang matcheck mo na kung nare-read o hindi. Kaya hindi nare-read, there's something wrong. Yung position lang naman lagi yan. So sa ngayon, hindi ko alam kung napapansin nyo, mas clear yung audio natin. Yun ay dahil hindi ako nakabonet. So hindi natatakpan yung bibig ko. Hindi siya parang pupot. Yan, pag lumabas yung mabuhay, ibig sabihin na-read. Hindi pala na-read. Oh my god, what happened? Yun, may problema. Nako! Medyo mainit, bibili muna ako na inumin. Pero sa kabahan ng T-Plex, no, kung magmumula ka sa Baguio, ito yung unang-unang gas station na makikita mo eh. Sobrang layo pa. Kaya bago ako pumasok ng T-Plex, kung galing ka dun, ako, pagas ka muna. Ito para hindi mainit. Ay, may nag-install din pala ng RFID dito eh. Tubig lang. Diba masarap? Siguro absolute. Dahil green. Diba green? Yan yung kinagandaan pag ikaw lang mag-isa nagra-ride eh. Kahit saan, pwede kang minto. Anytime, pwede kang mag-relax. Wala kang inaalala. Pero hindi ko sinasabing pangit yung may kasama. Much better pa rin yung may kasama, lalo't mabiyahe ka ng malayo. Sibo, tarlak na to. Hindi lang halata. Dahil nasa daan lang ako. Pero kung lalakarin mo mula dun sa amin hanggang dito, naku, malayo na to. So napaka-importante lang talaga na uminom. Dapat 8 glasses of water sang araw. Hindi mo naman magagawa yun kung lagi kang nasa labas, di ba? So kailangan mong disiplina yung sarili mo. You have to monitor yourself. Pa-English pa yun. Pero sarap na, bumabalik yung dati kong content na ako lang mag-isa talaga. Gagawin ko yung gusto ko gamit ng motor ko. Dami kong pwedeng puntahan sa Pilipinas. Dami magagandang puntahan at pasyalan dito. Lalo na ngayon, uso na yung mga outdoor-outdoor dining, cafe. Dati ang alam ko lang, SM at saka Enchanted Kingdom. Hey, ingat sir, ingat. Shoutout kay sir. Ingat po kayo sa biyahe. Kilala tayo kahit nakagira ko, no. Kasi kilala ako ng mga tapag nakagira ko, no. Pero sarap talaga ng nakamotor, no. Grabe yung freedom na binibigay sa'yo. Especially big bike. Lumiliit yung mundo. Galing, oh. May nakasabay akong NLEX enforcers. Yun, mga may training na yung mga yan bago sila matanggap bilang enforcers dito. So, pupunta ako ng Bamban ngayon. Meron ako pupunta ang kaibigan. Ang usapan namin is alas 4. Patay, nagpe-face ID pa yung cellphone ko. Ayan, oh. Nakashare yung live location, guys. Medyo hindi marunong mag-pin ng location yung kaibigan ko. So, ito yung pinakamaluwang at pinakamagandang daan. Papuntang Tarlac. Sobrang luwang. Kaya lang, accident prone nga lang to. Pero dati hindi ito naka-asfalto. Nabanggit ko nga pala kanina na wala akong bonnet, no. So hindi ko na uulitin yon. Pangit pala. Nakakangate sa mukha. Iba pa rin pagka-covered yung mukha mo. Tsaka feeling ko ang lagkit ng mukha ko ngayon. Kasi nararamdaman ko pa rin yung hangin eh, kahit full face helmet to. Punta natin yung kaibigan natin kasi birthday daw nung kamag-anak niya, no. Tsaka mukhang may business proposer si pare kong Chris. Ito na yung sasakyan, no. Sabi, nakakaya kay pare kong Chris. Mukhang kanina pa sila naghihintay. Okay, so dito papunta. First time kung dadaan dito yata. At behave lang tayo dito. Masyadong maingay itong motor ko. Ah, malapit lang pala eh. Oh, meron palang cross doon sa pataas. Pasyalan ko ngayon minsan. Ito yung trip-trip lang. Tignan nga na ilang steps kaya yun, ano. Ako, hindi kasi yung dalawang sasakyan dito. Ngayon, papasok pala yung kotse sa garahe nila. Oh. Tsaka, ngayon nakikita natin yung pickup ni paring bike tech. Napapaisip ako, gusto kong ibenta yung Montero ko. Tapos, bibili ako ng brand yung pickup. Alam niyo yung bagong labas na Ford Ranger Wildtrak 4x4. Grabe yung features nun, no. Eh, 1.8 lang yun. Yung Montero ko, 1.7. Siguro kung maibenta ko yung Montero ko, 1.4. Dagdag ng konti, ha? Mga 300k. Or 400k pala. May brand new na ang pickup. Eh, paano kung pwedeng installment? Yung kasi Montero ko, kinash ko yun. Kasi diba, may mga big bikes ako, may mga motor ako. So, pwedeng isakay sa likod ng pickup, diba? Wow! Mukhang resort, ah. Ah, hindi. Grabe naman to. Mukhang scam yata itong ginawa ko, ah. Na-scam yata ako, eh. Yun! Napakalupet. Uy! Kilukubok. Sa video, alam mo, diretso lang pero pataas siya, guys. Amazing resort. Oh, ganda. Sige, tambay muna. Aba nung biyahe ko eh. Hey, sir. Okay, ne? Sana all. Iyon, ginabi na. At tingnan nyo kung gaano ka dilim dito, no? Hey, dapat tumayo. Iyon, no? Parang off-road lang, oh. Na
motocross. So yun, pabalik na ako. Hinabi na naman si Red. Kaya regarding sa napuntahan natin kanina, hintayin lang natin matapos yung kanyang lugar at ma-fully develop siya. Pabalikan din natin yon. At least, naku, walang ilaw si Zero. At least, meron tayong isa na namang bagong natuklasang lugar. At tayo ay welcome na welcome doon. Na-imagine ko nga yung official ride ng Ducati Philippines at doon gaganapin, no? Ayan, bago natin tapusin ang ating vlog, comment lang po kayo doon sa tanong ko kanina kung ibebenta ba at bibili ng sport touring bike or steady lang yung Ducati. So, abangan ko yung mga comments niyo guys. Basahin natin at interested din ako malaman yung nasa isip ninyo. See you next vlog! Speed for speed! So, dito kami ngayon sa Shell. Oh, yung kaibigan ko, pinahiram niya ako ng motor na Ducati. So, nagyaya silang magkape. Oh, night ride. So, pagkatapos naming nanood ng live MotoGP kasi, nabitin sila dun sa event na yun, no? Oh, number one, panalo nga pala si Francisco Bagnaya. Bagnaya. Alright. Bagnaya. Number 63. Shout out sa mga Hyper Boys. Hyper Boys. Ayan sila, Hyper Boys. Yung first bike, anong pangalan ng mayari? Super 8 champion, Pirelli Cup, si Mr. John Timbol. Okay, Sir John Timbol. Yung pangalawa? Sir Dennis Dison. Pong Lacson, hello. Hyper Boys ng ACDC. Sino ba yung pasimuno ng biglang ride natin? Ito, yung tatlo na yan. So ang gamit ni Sir Topo Motovlog, Scrambler, dito lang kami sa SM eh. Tapos Multistrada B2S. So ako naman, itong Super Sport 950. Pinahiram ako ng kaibigan ko. Kasi Ducati nga naman, di ba nakakausaki ako kanina. Kaya para hindi out of place. Ganda nitong Super Sport, ang ganda ng suspension oh. Ganda ng B2S na Multistrada. Oh, lakas ng ilaw. May auxiliary lights na siya kagad oh. Nilagay yan ng Ducati Performance. May nakikita ba kayo pag gabi yung vlog no? Na bago ko tapusin yung vlog natin. May pahabol ride pa oh. Lahat sila naka ano, hyper oh. Magkaka-club sila eh. Nang ACDC. Tangkad ni Sir oh. Sir Dennis oh. Oh, diba? Upright. So yung Kawasaki nga pala, iniwan ko to sa Ducati. Eh malapit lang naman yung restaurant na pinuntahan namin. Kusa kami nanood ng live MotoGP. Ang bibilis. Buti na lang pinahiram ako. Grabe ang behave ng motor na to, stock. Saan kaya sila magkakape? Grabe, Sir Dennis, ang tangkad. Itong motor na hawak ko ngayon, ito yung motor ni Flicker Motovlog. Para kaming mga bata, ano? Para kaming yung mga biker lang, no? Yung namamasyal, pero mga Ducati yung dala namin, no? Grabe, ang ganda. Sila yung mga solid rider, no? Kahit malakas sa gas yung big bikes, basic lang. Ay, pwede bumangki, hindi sa atin motor to. Ang gagawin nila dito, may coffee shop pa dito. Ang daming tambay dito ngayon, no? Mga picnic ha. Ngayon lang ako nagawin ng ganitong oras dito. No? It's exactly anong oras na? Naku, walang oras ng motor. Yun o. Oh. Ito mukhang magkakape na kami o. Oh. Yun o. Oh. Ganda rin ang tunog ng Multistrada B2S eh, no? So dito kami ngayon sa SM Clark. Saya pala ng Sunday eh, no? Hindi ako nalabas ng Sunday eh. Oh, liwanag dito guys oh. Wow, ito pala yung sasakyan ni Sir John Timbol oh. Wow, ang linis naman ng bike. Parang bago oh. So tama-tama yung copy. Kasi tuking ka talaga pag di kayo nag-copy. Yun. Thank you ha, thank you. Next time ulit. Ayos naman. Pauwi na kayo sir. Naka-Ducati ako, paano nyo ako nakilala sir? Lupit nyo ha. Sige, ingat ha. Thank you. Next time ulit. Maraming salamat sa naglibre. Nasungkit pa ng short ride. Ano nangyari? What happened? Naku, bro, ano nangyari sa motor mo? Walang gas. Wala palang gas. Kaya nga. Hindi mo kasi pinanggas. Waiting ka lang dyan. So yun, bibili ng gas. Maghihintay na si Topo doon. Buhay na buhay yung likod ng SM Clark ah. Daming nagtatrabaho sa call center ah. Alam na alam, may mga ID lease eh. So yun, bibili na lang sila ng gas. Maraming salamat guys. Sarap nung kape doon. Masakto, may tulay. Dito na ako mag-outro. See you next vlog. Speed for speed.